Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang Korean action at drama na pelikula na pinamagatang Long Live the King. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, isang protesta ang nangyayari sa palengke ng Mokpo City laban sa gagawing demolisyon ng mga tindahan. Handa na itong gibain ng sobrang daming mga gangster at pinapangunahan sila ng kanilang leader na si Jang. Sa kabilang panig, isang magandang abogado na may pangalang Soyun ang nagtatanggol sa mga negosyante at pilit na pinapahinto ang demolisyon. Sa sobrang galit, sinampal niya ang gangster na si Jang at pinaalam na hindi niya pwedeng gibain ng basta na lang ang palengke dahil kailangan muna nitong dumaan sa tamang proseso. Sa halip na magalit si Jang sa ginawa ng babae, agad na nahulog ang loob niya sa tapang na pinakita ni Soyun. Mas lalo pa siyang humanga sa dalaga nang makita ang determinasyong ipagtanggol ang mga negosyante laban sa mga gangster. Dahil dito, nagpa siya si Jang na itigil na muna ang demolisyon. Makalipas ang 3 buwan, patuloy pa ring nag-ooperate ang tradisyonal na pamilihan. Madalas na pumunta sa palengke si Jang hindi dahil upang suriin ang kondisyon ng lugar kundi para makita ang babae. Madalas din siyang nagpapadala ng mga pagkain sa mga negosyante upang magpasikat kay Soyun. Isang araw, nilapitan siya ng babae at binalik ang perang kanyang ginamit sa mga pinanlibreng pagkain. Ginamit ni Jang ang pagkakataon upang yayain si Soyun sa isang date na magpapabago ng kanyang buhay. Habang sila'y kumakain, sinabihan siya ni Soyun na magkakaroon lang siya ng pag-asa kung magagawa niyang magbago. Isang simpleng salita ngunit meron itong malaking epekto para kay Jang. Para patunayang gusto niya na talagang magbago, nagpa siya si Jang na ibenta ang masasamang negosyo, tumigil na sa pagiging gangster at magsimula ng bagong buhay. Pinaalam niya ang plano sa kanyang mga kaibigan habang pinapanood ang balita tungkol sa gaganaping eleksyon sa kanilang syudad. Merong 2 potensyal na kandidato. Ang una ay si Choi Man-soo na kilala bilang isang korap at masamang opisyal, habang ang pangalawa ay si Wang na kilala bilang isang mabait at matulunging negosyante. Si Wang ay dating kinakatakutang gangster, ngunit voluntaryong huminto upang magbagong buhay. Kasalukuyan siyang nagmamay-ari ng isang restaurant kung saan ang lahat na pagkain ay nagkakahalaga lang ng 1 dolyar. Dahil gusto ding magbago ni Jang, sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-apply at magpaturo kay Wang. Sa sumunod na araw, pumunta na si Jang sa restaurant ni Wang. Nasorpresa siya nang makita din sa lugar si Soyun habang kasama ang mga kaibigang podcaster. Naisip ni Wang na mayroong kinalaman sa politika ang kanilang pagpunta sa restaurant, kaya tumanggi siyang kausapin sila at agad na lumabas sa lugar. Subalit patuloy siyang sinundan ni na Soyun at Jang na mayroong kanya-kanyang hinihinging pabor. Bilang kanyang unang pagsubok, inutusan niya si Jang na linisin ang banyo at gawin ang ibang gawain sa bahay. Nang makitang desidido si Jang na magbago, umayag na siyang tulungan ang gangster at kinuha ito bilang tagasunod. Tinanong niya si Jang kung ano ang kanyang layunin. Sumagot si Jang na gusto niyang sumunod sa kanyang landas sa pag-iwan ng buhay bilang gangster at magsimula muli bilang isang mabuting tao. Habang sila'y nag-uusap, naganap ang isang kaguluhan sa restaurant na kanilang kinakainan. Binubugbog ng gangster ang isang empleyado dahil pinagbawalan siya nitong manigarilyo sa loob ng kainan. Hindi nagawang manahimik ni Jang at agad na tinuruan ng leksyon ang mga gangster. Sobrang nadismaya si Wang sa kanyang ginawa at sinabi kay Jang na kailangan niya munang alisin ang kinasanayang ugali kung gusto niyang baguhin ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng grupo ni Choi Man-soo ang planong pagdemolish sa palengke. Kailangan niyang gibain ang market dahil gusto niyang magpagawa ng malaking theme park sa lugar. Ngunit hindi niya masimulan ang konstruksyon dahil hindi pa nagsisimula hanggang sa ngayon ang demolisyon. Si Choi din ang nag-uutos sa grupo ni Jang na gawin ang demolisyon. Sa sumunod na araw, dinala ni Soyun sa palengke si Wang upang ipaliwanag sa mga tao ang kanyang layunin. Sumuko na ang mga negosyante dahil wala silang kapangyarihan at walang laban sa mayayaman. Kinumbinsi nila si Wang na pumasok sa paparating na eleksyon upang iligtas ang kanilang hanap buhay. Nag-alinlangan siya nung una, ngunit ang sinasabi ng kanyang puso ay tulungan ang mga tao. Sa huli, umayag din siyang sumali at nagrehistro bilang kandidato. Lumalabas sa survey na mas mataas ang pagkakataong manalo ni Wang kaysa kay Choi kahit na hindi siya galing sa kahit na anong partido. Nang malaman ang balita, si Choi ay nagsimulang mangamba at nagpa siyang maglaro ng madumi sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang gangster na si Chun na dispatsyahin na si Wang. Sa sumunod na araw, pumunta si Jang sa restaurant upang humingi ng pasensya tungkol sa insidente na kanyang ginawa.
Nangako siyang babaliin ang sariling kamay kung mananakit siya muli ng kahit na sino, ngunit dismayado na sa kanya si Wang at ayaw na siya nitong makita kahit kailan. Subalit na natili pa rin si Jiang sa restaurant hanggang sa mapatawad siya ni Wang. Habang naghihintay, nakisali siya sa inuman ni na Soyun at mga kaibigan nito. Nagsuspetsa ang mga kaibigan na si Soyun ay nakikipag-date kay Jiang, ngunit kanya itong tinanggi dahil nakikita niya pa ding isang gangster si Jiang. Inaalam ng kanyang mga kaibigan na si Jiang ay isang mabuting tao dahil siya ang pumigil sa demolisyon ng palengke. Nang kanya itong malaman, unti-unti nang nahulog ang loob niya sa lalaking gangster. Sa sumunod na araw, nagpa siya si Wang na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jiang. Pinayagan niya si Jiang na magtrabaho bilang volunteer sa kanyang restaurant. Pinagbawalan niya din si Jiang na gumamit ng sariling sasakyan kapag pupunta sa trabaho at sa halip ay kailangan niyang sumakay ng bus. Sa kanyang unang araw, ang bus na sinasakyan ni Jiang ay nasangkot sa isang aksidente. Sinubukang isalba ng mga pasahero ang kanilang sarili, ngunit hindi ganito ang ginawa ni Jiang. Mas pinili niyang iligtas ang hinimatay na driver kahit na malapit nang mahulog ang bus sa dagat. Sa dami ng pasaherong tumataka sa bus, nawalan ito ng balanse at pagkatapos ay nahulog na sa dagat bago pa mailigtas ni Jiang ang driver. Mabilis na kumalat sa telebisyon ang balita tungkol sa pagkakaaksidente ng bus at nag-alala si Soyun nang malamang kasama si Jiang sa mga naaksidente. Sa kabutihang palad, hindi masyadong nasaktan si Jiang at nagawa niyang mailigtas ang driver. Sa halip na umuwi para magpahinga, dumiretso siya sa restaurant para magtrabaho kahit na siya'y sugatan at nanghihina. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala si Jiang bilang bayani ng Mokpo City at nag-uunahan ang mga reporter na makuha ang kwento ng kanyang buhay. Dahil din dito, tuluyan ang nagkagusto si Soyun kay Jiang. Samantala, sinimula nang gawin ni Chun ang utos ni Choi at inutusan ang tatlong matatabang gangster na iligpit na si Wang. Mukhang magtatagumpay ang tatlong gangster sa kanilang misyon dahil matanda na si Wang at hindi na sila nito kayang labanan ng mag-isa. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras si Jiang at mag-isang nilabanan ang tatlong matatabang gangster. Tumakas din ang tatlo nang malamang hindi nila kaya si Jiang, subalit merong tama sa tagiliran si Wang at agad siyang isinugod sa ospital. Alam ni Jiang at kanyang mga kaibigan na si Choi lang ang pwedeng gumawa ng bagay na ito. Sa kanyang mga ikinikilos, halatang nagpapanggap lang siyang malungkot sa nangyari kay Wang. Subalit nakasisiguro si na Jiang na meron siyang kinalaman sa krimen. Bukod pa doon, alam nilang alagad ni Choi si Chun at ang mga gangster na umatake kay Wang ay malamang na mga tauhan ni Chun. Nang kanya itong ma-realize, agad na pumunta si Jiang sa opisina ni Chun at nagbantang pagbabayadin ang gangster kung meron siyang mahahanap na ebidensya. Pagkatapos nito, pumunta si Jiang sa ospital at plano nang baliin ang kanyang kamay bilang kanyang pangako nang saktan niya ang mga tauhan ni Chun. Ngunit pinigilan siya ni Wang dahil gusto niyang si Jiang na lang ang tatakbo bilang kandidato para sa paparating na eleksyon. Hindi niya na kayang tumakbo kaya pinili niya si Jiang nang makitaan ito ng dedikasyon sa buhay. Ngunit hindi gumana ang kanilang plano dahil walang dumalo sa kanyang unang araw ng pangangampanya. Nang makita ito ni Soyun, pumunta siya sa isa pang kandidatong babae at hiniling na siya'y umatras na para ibigay ang lahat na suporta para kay Jiang. Nang marinig ang magandang intensyon ni Jiang, pumayag ang babaeng kandidato na umatras na sa laban at ibibigay ang lahat na suporta para sa kanya. Ngayon ay meron ng malakas na kakampi si Jiang mula sa political party. Kinalaunan, inutusan ni Jiang ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tatlong gangster para pagbayarin sa ginawa nilang krimen. Ang mga gangster na umatake kay Wang ay natagpo ang nagtatago sa Pilipinas ng kaibigang gangster ni Jiang na si Brown Bear. Hiningi ni Jiang ang kanyang tulong upang mahanap ang tatlong matatabang lalaki. Nang malaman ni Choi na nahuli na ang mga tauhan ni Chun, nagsimula siyang mangamba dahil maaapektuhan ang kanyang kandidatura sa oras na sila'y kumanta sa mga pulis. Ngayon, kailangan nilang maghanap ng paraan upang malutas ang kanilang problema. Sa kasamaang palad, merong nalalaman si Chun tungkol sa masamang nakaraan ni Jiang. Si Jiang at kanyang kapatid ay nasangkot sa isang laban ilang taon na ang nakalilipas kung saan namatay ang kanyang kasama at pwede nila itong gamitin laban sa kandidato. Pinaalam ito ni Chun kay Choi at ito lang ang tanging paraan para mapabagsak ang imahe ni Jiang sa kampanya. Sa sumunod na araw, lumabas si Choi sa isang interview at sadyang binunyag ang masamang kwento sa telebisyon. Nasorpresa ang mga kasamahan ni Jiang nang malaman nila ang tungkol sa kanyang nakaraan.
Nagalit si Soyun dahil sa ginawang paglihim ni Jang, ngunit pinaalam ni Jang na aayusin niya ng mag-isa ang problema. Samantala, pinagpatuloy ni na Choi at Jun ang kanilang masamang plano. Dinukot nila si Soyun at nagbantang papatayin ang babae kung hindi papakawalan ni Jang ang tatlong gangster na kanyang binihag. Mas pumangit pa ang imahe ni Jang nang inatake niya si Choi sa harap ng media dahil sa sobrang galit. Ang kanyang tanging paraan para makabalik sa karera ay hanapin si Soyun at dalhin ang mga tauhan ni Choi sa mga pulis. Matapos ang buong araw na paghahanap, nagawang mahanap ni na Jang ang isa sa mga tauhan ni Chun sa isang lumang barko. Inilit nila itong magsalita at nalamang tinatago si Soyun sa kaparehong lugar. Ikinulong ang babae sa isang silid ng barko, ngunit nagawang makatakas ni Soyun mula kay Chun. Nagkataong nakita ni Jang si Soyun habang tumatakas mula sa bumihag na gangster. Pinigilan niya si Chun sa paghabol kay Soyun at matagumpay na nadakip ang kidnapper. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Jang, nagawa niyang mailigtas ang mahal niyang si Soyun. Sa kabilang banda, ang tatlong tauhan ni Chun na nahuli sa Pilipinas ay naibigay na sa mga pulis at na lamang si Choi ang nagbigay ng utos sa kanila. Labis itong nakaapekto sa kanyang kandidatura at dahil dito, si Jang ay meron ng mataas na posibilidad na manalo sa eleksyon. Sa kanyang huling speech, pinaalam niya ang layuning tumulong sa mga maliliit na negosyante at patas na serbisyo sa lahat ng tao. Sinuportahan ng maraming tao ang kanyang plataporma at handang-handa na si Jang para sa paparating na eleksyon. Sa araw ng eleksyon, kahit na si Choi ay nasasangkot sa malaking problema, nakalista pa din siya bilang isang kandidato. Sa kabutihang palad, si Jang ang nanalo sa eleksyon at siya na ngayon ang bagong mayor sa siyudad ng Mokpo. Sa mga huling eksena, napatunayang kasabwat sa mga krimen si Choi at ikinulong kasama ang gangster na si Chun. Nagawa ding manalo ni Jang sa puso ni Soyun dahil nagawa niyang iwan ang buhay bilang gangster at tuluyang nagbago para lang sa minamahal. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.